So, ang software na ginamit ko dito sa Vapor is yung version ng 2016. So, then, bale, may ipapakita ko sa inyo mga tatlo or basic tutorial number one natin. So, narito yung video na aking ginawa. Yan. Salukuyan. Hinihintay natin mag-loading. Ongoing yung ginagawa ko na building. Bale, pansarili ko lang na ano, purpose. Kasi, for future, yeah. Dream business building. So, napatatakbuhin ang buong pamilya. Bale, nandiyan na yung sorry! Saka ko na yan i-share pag tapos ko na yan. Kasi gagawin ko din yan ng video na i-upload ko din sa aking channel and sa aking page. So, let's go. Yan. Una kong pinindot, diba, is zoom out yon. Kaya, nag-ano siya. Tapos, then, yung kamay, pan yan. Bale, pwede mo siyang i-move yun. Then, yung pangatlo kong pinindot is yung orbit na pwede mo iikot siyempre sa... Yan, kailangan nasa green siya. Ibig sabihin nun, kasi ano, bale, nasa naka-right side view kasi tayo. So, dapat naka-vertical yung whatever. Not vertical. North to south, like that. Kasi ang vertical, blue siya. Kailangan blue yung line. So, yun. Green, yung north, bali, north to south, tapos left, west to east, dapat red yung line. So, yan. Kaya madali mo na ililinya, may align, you know. Para hindi ka na mahirapan kung saan dapat ipapwesto yung linya, di ba? Maya baliko pala yung pagka, ano mo. So, guide na natin yung mga color ng line. Yun, red, green, and blue. So, yun, balit niya tawag siya na blue axis, green axis, saka red axis. Yun. Diba? Sa axis, alam niyo na yung math, you know. Yung x-axis, horizontal, vertical, y-axis. And meron pang, yan, tatlong linya kasi yan. Kasi nga, 3D tayo. 3D. Yun. So, yun. Ayan. Forward na lang natin. Speed up. Yan, green na siya. So, bali, iyan ang sinasabi kong nag-blue siya, diba? So, yun. Unating ginagawa na square is gawa sa pencil. Next one is sa rectangle. So, makikita nyo, diba? Alin ang mas mabilis na gawin? Or gamitin. Kasi, yung sa pencil, line by line siya. So, sa rectangle, isahang, ano lang, ang tawag doon? Bagsakan. Isang bagsak lang. Kumbaga, itatype mo doon sa, ano, measurements, yung nakikita nyo sa baba. Yan. Bale, ang itatype mo, nabawa, 8,000, 8,000. So, bale, create siya ng square. Like that. So, ang next kong ginagawa dyan is yung mesh. Gamit yung like, ano yung tawag dyan? Measure. Basta yun. Yun. So, ang ginagawa niya na ngayon is nilalagyan niya ng offset. Yun. Minimensure niya yung para sa wall. So, ang standard kasi, ang pinaka minimum for exterior wall
is 200 millimeters. So, equally measured yan. Then, ang ginagawa niya na ngayon is pinapencil niya na yung mga guide ng measure, sa'yo na yung medida. Yun na lang, kunyari medida. Measure stick. So, yan. So, next yung pinipindot is yung offset for the second square or rectangle, whatever. Kasi perfect square yan. So, yan, di ba? So, katulad nung kanina, na mas mabilis gamitin yon kung square lang naman kasi ang gagawin mo. So, mas mabilis gamitin yung offset. Then, ang ginagawa niya na ngayon is pinupull up niya yung or what ang tawag dito. Anong kimuran ko na. Basta yan. Nakikita yung basta ilalagay ko na lang, i-edit ko na lang, ilalagay ko na lang dyan yung word by word na dapat niyong matutunan. So, yan. Ganun na rin ang ginagawa niya, pero epic. Doon sa unang pair. So, ang gagawin niya muna, siyempre, buburahin niya muna yung mga, yan, sa mga linya sa loob ng bawat ano. Para sabay-sabay silang aakyat. Para mag-unite or mag-union yung, yan, bawat ano, yung gilid. Si wall nga, diba? So, hintayin niyo na lang. So, ayun, no. Hindi na ako magsasalita pa. Kayo nang bahala umintindi. Baka lalo kasi kayo maguluhan pag naririnig kayo yung boses ko. I-explain ko na lang. Maglalagay na lang ako ng mga subtitle dyan. Or mga... Or mga guide or tips kung paano ko ginagawa yan. So, enjoy watching. And... please like this video and subscribe. So, yun lang. Continue. Bye. Charot. So, ayun, nabawiin ko yung sinabi ko kanina. Magsalita na lang ako para bawas edit. Okay, ang ginagawa, kasalukuyang kong ginagawa dyan is yung, so yun, kunyari, ganyan yung itsura ng bahay. So, ang next kong ginagawa, nami-measure, nalagyan ko ng measures para doon sa pinto at mamaya is para sa bintana. Then yun, yan ang ginagawa ko. Panoorin nyo and just observe kung ano yung mga ginagawa ko. Ayan. So, yun, mali, no? Yung wall. So, ulitin natin. Inundo ko. Ang undo nga pala is control Z. So, karamihan naman sa iba't ibang ano naman software, control Z is commonly na alam naman natin na undo, di ba? So, yan. Bale, ang sukat nga pala, yung level or level nung sa floor is 30 millimeters. So, bale, ang sukat naman ng taas at lawak nung pinto, para sa pinto, yung opening is 1,000. Actually, para sa main door, 1,000 millimeters or 1 meter. And yung taas niya is, yung pinaka-standard is 2,100 millimeters. Para sa bintana naman, anything you want, any measure, any length you want, you know,
Basta bahala kayo, di ba, kung ikaw ang magde-design itong bahay na to. Sa'yo yun, kung hanggang, kung gaano kalawak o gaano kalaki yung opening ng bintana. At nakabase din yun sa bintana na, yung uri, yung type ng bintana na ilalagay dyan. I-install dyan sa mismong, ano, yan. Ang structure na yan. Pero ang ano, ang taas kasi niyan bago yung pinaka ano nung bintana, 'di ba? Mula floor sa ground floor hanggang doon sa taas nung sa pinaka ano ng bintana, ibaba ng bintana is 900 millimeters. So ang ginagawa ko diyan, 'di ba? Ginamit ko diyan is yung rotate. Isa-select mo muna yung buong model na yan, kung ano yung iiikot mo na model. Then, pindutin mo yung move. Then, yung next mong ipipindutin is yung rotate. So, sa rotate naman, meron din yung tatlong ano. Yung blue, green, ganun. Nakaano rin yun. Yung paano mo rin iikot yung model. So, yan. So, okay na. Nagawa ko na yung example ko na yan. So, next natin gagawin. Gagawin ko yan ng roof. So, abangan nyo lang. So, nakikita natin dyan, sinisalik ko lahat ng linya dung pinaka ano, edge ng wall. So, kasi yan ang magiging basehan ko para sa roof na gagawin natin para dyan sa structure na yan. Ngayon, i-offset ko siya ng 900 millimeters palabas dahil yun yung width or yung what you call this? Basta yung lawak to. Eaves ba yun? Basta yun. Yung ng bubong natin, di ba? Ilalim ng bubong natin. So, ayan. Una, ayan. Gagawa ko ng sukat. Sukat muna. Ng 30 degrees na ng slope ng roof natin. So, ayan. Not responding. So, ganyan talaga minsan. Kasi kusang nag-save yan eh. Sabihin na natin, yung not responding, may dalawang meaning yan. Maaaring nagahang or nag-log. Pangalawa, maaaring nagsisave siya. Auto-save. Yeah. So, ayan, nakagawa na tayo ng angle. Angle, rectangle. So, yan. Anong nangyari, diba? Sinelect ko muna lahat ng edge. Tapos, follow me. Pipindutin mo dun sa nagawa mong rectangle. Yun ang susundan niya para makagawa ng slope ng roof. So, ngayon, inaayos ko na lang yung pinakaitaas. Pag ganyan nga palang gumagawa tayo ng roof, always, naka 45 degree yan, dapat. Yung magsasalubong yung bawat, ano, corner. Yeah. So, yun, binubura ko na lang yung mga excess, ha? So, yan. Natapos na natin yung roof. Dapat may gutter pa yan eh. Pero, next video na yan. Basta, marami pa akong maituturo sa inyo. Marami pa akong pwedeng gawing tutorial. So, yan muna. Sa ngayon. Yan. So, pinapakita ko. Yan. Pinademonstrate ko yung roof. So, may pasilip ako sa ginawa kong, yung ginagawa ko pang, ano, model. Napakaraming ano yan. Detail to detail talaga siya.
bedsheet, matitil na whole bedsheet. So yun, nakita niyo sa likod is yung fire exit stair. Dahil hindi siya, ano lang kasi siya eh, dinownload ko na yung model na yun. So, ayusin ko pa siya nung sakto yan sa taas ng building na yan. Yun. Yan. Maraming part yan eh. Maraming rooms yung building ko. So, yun lang. That's all. Thank you. Thank you. Thank you for watching and subscribe. Don't forget to like and charot. Yan. Have a good day and thank you ulit. Bye.